which has begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Luke Papitas at chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. May the blessings of the good Lord be upon the reading of his holy word, and may he open our minds tonight to see wondrous truths from the passages that we have just read. Let's entitle this message this evening, The Glory That Awaits the Citizens of Heaven. Ang himala ng nagmula sa mga baluhan, sa mga kumuluyo ng residente, citizens, sa himala. Sulit ko tulungan, kasi sa verse 20, sinin niya po sa Paul, for our conversation. Sa English, King James Version, the word is conversation. The word conversation actually is a translation from the original word politioma, na kahulugan niya citizenship. For our citizenship is in heaven. Ako, si Timotheus, my co-writer, kapag mga Kristobanam sa Filipos, ang ako na kapatagpahan Filipay, na sakot sa Macedonia, bisan sila ng buluyog dira sa Filipay, sakot sa probinsya sa Macedonia. Sila nag-iisip na mga civil right na sila pag-iisip ng citizens of Rome, the imperial city. Ang mga citizens of Rome and Colonies na nagpaguhi as Romans sa diin man na bangin sa imperyo sa Roma, ginapakabo na kung ano ang pamiste sa mga manon, amungan ang ginapamiste. Kung ano ang lingwahe ng ginapangkal sa mga manon, amungan ang ginalingwahe. Ang kultura, ang klase sa pagkabuli, na ginapabuli sa mga manon, amungan ang klase sa pagkabuli ng kultura, ang gila ang ginapabuli. Kung ano ang kasuguan na ang mga malao kung susiwala pa ang pinaglansundon ng pag-govern dito sa Imperial City of Rome, ang mga nag-govern sa ibang mga citizens sa Rome, sa ibang mga part sa Roma at mga part. Kung ano ang mga pleasures and social affairs na kinainibase sa mga residente sa Imperial City, ang mga pleasures and social affairs na gina-engaging sa ibang mga Roman citizens sa ibang pabangin sa buhay. As Romans, they were also expected to worship the same gods that the residents of the imperial city worshiped. In the same token, and you have your name sa Pablo, ang matululo dito sa Filipos, kasubong na ang patuluro sa sarong na panahon are citizens, not of Rome, but citizens of heaven. And so we are to be heaven-centered. Ang kanilang aspeto, ang kanilang area sa ating patuloy, dahil ang taamod, nagpa-focus sa langit sa diin ng ating citizenship na pangalaman. May pilang mga pamangkot, malibot lang ang ating pagkasabot sa Roman gabi. Una, simple ang mga citizens sa lamang. Who are citizens of heaven?
Answer number one, malalagay. Those who are partakers of the gospel of the Lord Jesus Christ. Ang mga umalam din sa maayong balita sa grasya sa Diyos. Pastupong rin na sa atin sa verse 5. For your fellowship in the gospel, from the first day until now, verse 5. Anong pinasinig ni Pablo? Kakalipay ako sa pagpapamuyo, kapay ko pa sa mama, follow me, sa nakikin ko na pinadugdug ko kamo. Pangunod sa inyong pagpakigiambil sa maayang balita, na ang word ng pagpakigiambil na rin sa original ko yung kaliyan. Katulad na sharing the same thing or sharing something in common. Something in common. The Christians in Philippi were privileged to share something in common with the Apostle Paul in Timotheus. Same thing. What thing?